chocolates and bakery. Hello guys! Welcome to my channel. Ako po si Aiza at mahilig din po ako sa mga halaman. For today's video ay ipapakita ko naman po sa inyo ang mga collection ko ng mga hanging plants na madali lamang pong alagaan. So kung bago ka lang po sa aking channel, please do like and subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So tutok lang po! So guys, unahin ko na po sa aking list ay ito pong cobweb spiderwort. So napakaganda po niyang hanging plants kasi meron siyang magandang bulaklak guys. So meron siyang purple na bulaklak. Ang kagandahan po ng spiderwort ay yung details po ng dahon niya ay para po talaga siyang merong sapot ng gagamba. So napakaganda po ng dahon niya. Nagtitrail po siya guys. Ayan po. Meron po akong 3 pots na nakalagay dito ng spiderwort. Yan. Madali lamang pong alagaan si spiderwort guys. Gusto niya po ayaw niya po sa direct sunlight. So, bright shaded area lang po itong si spiderwort. And next naman po sa aking list of hanging plants sa aking garden ay ito po si pillow plant. Si pillow plant naman po ay madali lamang po siyang alagaan. So, para po siyang succulent. Yan guys. So, ito po yung isa sa mga mother plant ko. Dalawa po kasi ito. So, itong mga ito po, mga bagong dahon niya na po ito. Kung napapansin nyo, meron pong puti-puti dun sa bandang loob na dahon. Yan po eh, natalsikan po yan ng simento nung nagpa-trabaho ako dito sa bahay. At hindi ko na po siya naitabi. So, yan. Tinubuan naman po siya ng bagong mga dahon. So, ang ganda po ni pillow plant, madaling alagaan, mabilis mapalago, mabilis mapakapal, at talaga pong sobrang haba po niya guys. So, mababa lang po itong pinaglagyan ko kasi sa kanya. And next naman po ay, syempre po, maganda din pong hanging plants ang mga potos. So, natalakay ko na po or naipakita ko na po sa inyo dun sa isang video ko na marami po akong mga potos. So, itong dalawang nandito po ay si golden potos po. Ayan, mahaba na rin po siya, makapal na po siya. At saka naman itong si jade potos. So, meron din po silang puti-puti sa dahon. Gawa po ng natalsikan po sila ng semento. And next naman po sa aking list ay ito pong si ito, nandito siya. Ito po si Millionaire's Heart. Hindi po siya variegated. Green lang po siya guys. So napapansin nyo po yung mga puti-puti. Puti-puti po dyan sa Millionaire's Heart po natin. Yan po yung mga bulaklak niya. So, namumulaklak po si Millionaire's Heart ng maliliit na puting bulaklak. So, next naman po ay itong si Wandering Jew. Napakadaling alagaan din po. Maganda po yung dahon niya. Makulay po. Lalong-lalo na po pag naaarawan po si Wandering Jew. So, basic lang din po ito para sa mga beginners. At next po ay ito. Hindi ko po alam ang ID niya. Sinesearch ko po pero hindi ko po makita. Iba naman po yung lumalabas. So, maganda rin po itong hanging plant. Sobrang haba niya po guys. Ayan. So, dalawa na po yung ganito ko at marami na rin po akong naipamigay na ganito. So, for beginners din po ito guys. Madali lamang po siyang alagaan. At maganda po yung kulay niya. Ayan. Purple po yung stem niya. Next naman po ay ito pong si
peperomia, raindrops. Correct nyo na lang po ako kung mali. So, ang alam ko ito si peperomia raindrops. So, napakadali din pong alagaan, guys. Sobrang kintab po ng mga dahon niya. Lalo na po yung mga bagong dahon. So, mga bagong dahon na po itong nakikita nyo, guys. Madali lamang pong itanim itong si, at paramihin itong si peperomia raindrops. Kasi, meron po siyang mga aerial roots, guys. So, ayan. Nagpo-focus. Meron pong mga aerial roots ito per nodes. So, ganyan lang po. Humahaba din po yan, guys. And next naman po, ito pong si Manaog Kairog. So, bagong propa ko lang po ito. Ayan. Buhay na po siya. Meron na pong bagong umusbong po dyan. Tumatayo na siya. Ayan. So, ito naman po si Manaog Kairog. Madali lamang pong alagaan at best din po siyang hanging plants for beginners. And then next po, eto po, variegated po na peperomia. Hindi ko po alam yung exact ID niya, pero napakaganda po ng dahon niya. Maliliit po yung dahon niya compare po sa peperomia raindrops. Ito po, sobrang ganda po. Ang gusto po nito, nasa bright shaded po. Kasi ayaw po niya ng direct sunlight dahil baka masunog po yung mga dahon niya. And then next po, ito po ay si variety din po ito ng wandering dew. So pangit lang po yung dahon niya ngayon kasi kinuha ko po siya dun sa sobrang lilim na hindi po naaarawan. At ayan na nga po, ang kulay po nito ay light po na violet. Kung napapansin niyo po si wandering dew, itong isang wandering dew ay mas makulay. Ito po, mas light po na violet. Kaya lang nawala po yung variegation niya ng white at saka violet kasi nandun lang po siya sa lilim, wala pong araw dun sa dating pwesto niya, guys. So, ayan po yung mga nakasabit po dito na mga hanging plants. Yan. Yan. So, recycle muna tayo, mga guys, kasi yung pinaglagyan po ng mineral water, yun na lang po muna ang ginagamit ko kasi mahal din naman po kung bibilihin ko po sila ng maraming, ng tigi isang paso. So, ayan po. Meron pa po akong ibang mga hanging plants aside po sa mga ito, guys. So, guys, maganda rin pong gawing hanging plants itong mga spider plant. Meron po akong dalawang klase ng spider plant. Ito po yung isa. At ito po. Mas malaki po yung dahon nitong isa. So, mabilis din po itong paramihin. Pag po nagkaroon na siya ng supling, so, maglalaglagan lang po yan. Parang spider po talaga. Parang nakakapit. So, madali lang din po itong paramihin. Madali ding alagaan. So, ito, ayaw din niya ito sa direct sunlight. Dapat dun sa bright shaded area lang po para hindi masunog yung mga dahon. And then, meron din po ako ditong ipisya. Isang variety ng ipisya, guys. Maganda po itong gawing hanging plants. Ayan, ang ganda po ng dahon niya. So, ito po. Kapag nakahang po, ito po yung makikita. Ayan. So, itong variety ng ipisya na ito, guys, ay meron po siyang red na bulaklak. So, next po ay ito po butterfly plant or triangularis. So, meron akong variety dito yung violet. Manipis lang po ito kasi ito po yung pangbenta ko po ito. Pinapalago ko pa po. So, ito po ay maganda rin po siyang hanging plant, guys. So, may mga varieties din po nito. And then, maganda rin pong ihang itong variegated na oregano. So, itong meron ako dito ay variegated na oregano. So, ayan po. Pababa rin po siya.
So maganda rin po itong ihang, guys. So ayan po, variegated oregano. And then dito po sa banda rito, ito po yung dalawang pot na prinopagate ko po last week. Ito po yung millionaire's heart, yung pinakita ko po kanina na nauna. And then ito po yung pillow plant. So ayan na po yung mga new babies. Pinatong ko lang po to, guys, tapos tinabunan lang po ng konting lupa. So ayan, ito okay na rin po ito, buhay na po ito. Yan. So may mga puti-puti dyan, bulaklak po yan, guys, ng millionaire's heart. So ito po yung mga best hanging plants for beginners. So sa potting mix naman po, kahit garden soil lang pwede na po. Lagyan lang po natin ng rice hull, ganyan, mga pataba. Hindi naman po maselan alagaan itong mga ito, guys. So ito pa po, guys, hanging plants pa rin po, wandering dew. Mas maganda po yung kulay po nito, mas dark. Kaya po siya dark kasi po nandito po siya sa shaded area. Talagang konting sunlight lang po yung nakukuha niya. So ang ganda po, sobrang lush niya na po. So ito po talaga yung isa sa the best na panghang. Next po itong katabi niya po, yan. So hindi ko po alam yung ID ng katabi niya. Maganda rin po yung hanging plant. So parang ang alam ko ay kung hindi siya family ng Epicia, malamang begonia po kasi matubig din po yung stem nito. So madali lang din po itong alagaan. Gusto rin din po nito sa shaded area lang din po. Ayaw po niya sa mainit kasi masusunog. So ayan, hindi pa po siya makapal, guys. So ire-repot ko po siya at palalabuin muna. So ayan po yung wandering dew. And another plant po ay ito. Ito po, guys. So maganda rin po itong ihang kasi nag-trail din po siya. So ito po ay may bulaklak po siyang purple. Pero ngayon wala po. Madali lang din po itong alagaan. Sa bright shaded po ang gusto nito kasi madali lang din pong masunog yung dahon niya. At itong ganitong klaseng halaman, gusto niya ng tubig. So ayan. And then last but not the least ay ito pong aking marble queen pothos. Hindi ko po siya na feature doon sa collection ko ng pothos. So ito po siya, nakalimutan ko po kasi marble queen po ito. So maganda rin pong ihang ang mga ito kasi nagtitrail din po siya. Pothos po ito, guys. So kagandahan ni marble pothos, talagang kitang kita po yung variegation ng kanyang dahon. So bright shaded din po siya, kaya ganyan po yung itsura niya, guys. Sobrang lush at marami na po akong napropa nito. So okay, guys, thank you for watching po. God bless.